At sa mga kapuso nga natin na nasa mga beach o yung mga magbi-beach, hinahinay lang po sa pagbibilad sa araw para iwas sunburn. Paalala ng Department of Health, dapat maprotektahan ninyo ang inyong balat sa init ng araw. Bukod dyan, nagbabala rin ng DOH sa mga naliligo sa maruruming lugar tulad ng Manila Bay. Nakatulog toko nakatutok si Sherian Torres. Beses na nagbababala ang mga otoridad sa mga sakit na pwedeng idulot ng paliligo sa Manila Bay, sige pa rin ang pagdayo dito ng mga batang ito. Sabi nila, pag naligo ka daw dyan, magkakagalis ka. Hindi, pang pagaling nga ng galis eh. Paano mo pinoproteksyonan yung sarili mo? Lumalayo po sa mga basura po. Tapos pag uwi po, nagbabanlaw po kami. Sa Manila Bay pa lang daw kasi, sabi ni Health Secretary Enrique Ona, pwede kang mag-sore eyes o kaya'y magka-diarrhea o sakit sa balat dahil sa sobrang dumi ng tubig. I would not certainly, lalo na itong along itong Rojas Boulevard, probably I would say, wag na muna. Pero kung sa beach nyo balak magbabad o sa swimming pool man, dapat daw ingatan din ang magka-sunburn. Iwasang magbabad sa ilalim ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Dapat din maglagay ng SPF 30 sunblock 30 minuto bago lumusong. Huwag din daw kalimutang ulitin ang pag-a-apply ng sunblock kada 2 oras, sabi ni Ona. The youth, lalo na, and some of our, even of our adults, no, gets a little bit careless sa kanilang katawan during summer kasi nga mainit. Sakaling magka-sunburn o nasunog na sa pagsiswimming, regular daw na lagyan ng cream ang apektadong balat para mabawasan ang hapdi ng pakiramdam. Huwag daw talupan ang sarili. Bagkus, hayaang kusang magbalat ang na-sunburn. Karaniwan daw itong nangyayari 5-7 araw matapos ma-sunburn. Pero ngayong summer months, hindi lang sunburn, sore eyes, diarrhea at skin diseases ang dapat pag-ingatan. Uso rin daw ang sipon at ubo, pati na ang kagat ng aso. You can also get rabies from even a cut. So in short, fairly common din itong mga nakakagat ng aso during this time of the year because nga you go around the country. Paalala pa ng DOH, mabisang makabawas ang pagkalat ng bakterya o virus ang madalas na paghuhugas ng kamay. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras.